UNTV News Worldwide. Yes, hello, 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 hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Queenie, at ganoon din sa ating mga kasamang global correspondents. Time check po tayo, ang oras na natin, 33 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga, mga kababayan sa Pilipinas. Yes, magandang umaga o hapon naman dito sa Western Hemisphere, Noel. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na ito. Yon, at ngayon ay araw ng Lunes, October 16, 2023. Mula sa Chicago, USA, ako si Queenie Rivera. At mula naman sa Lake Louise, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, UNTV News Worldwide, sa ating global headlines. Charity organizations sa London tumulong sa mga biktima sa Israel at Gaza. Libu-libong pro-Palestinians nagsagawa ng protesta sa iba't ibang bansa. 7,000 sundalo imobilize ng France dahil sa karahasan sa isang paaralan. US-Mexico border migrants na nasasawi dumadami dahil sa init ng panahon. Pagpupulong ng Filipino Communities Council sa Australia, matagumpay na naidaos. Public services ng MCGI nakatulong sa Filipino community sa bansa. Talento ng Filipino artists, isa sa mga bida sa 2023 New York Comic Convention. Una sa ating mga umaatikabong balita, umaksyon ang mga charitable organizations sa London para makapaghatid ng mga tulong at suporta sa krisis sa Middle East. Iba't ibang personal needs at medical supplies ipinadala sa mga displaced citizen. Ito ang umaatikabong balita ni Raven Campos. Nagpaabot ng tulong ang Give It Forward Today o GIFT, isang charity organization na nakabase sa Hendon North London dahil sa nagaganap na krisis sa Middle East kung saan inatake ng Hamas fighters ang bansang Israel. Nagpadala ang GIFT ng suporta sa mga Israelite, samantalang ang Medical Aid for Palestinians o MAP ay tulong medical naman. Ayon kay Shira Joseph, isang miyembro ng organisasyon, araw at gabi ay patuloy na nangangalap ng mga gamit na donasyon mula sa mga mamamayang may mga kaibigan at pamilya sa Israel na naging apektado ng kaguluhan sa kasalukuyan. Kabilang sa kanilang ipapadala ay mga toothbrush, sleeping bags, food parcels, thermal clothes at iba pang magagamit sa pagtulong na ibabahagi sa kanilang mga partner organizations sa Israel. Ang mga makakatanggap ng mga ito ay ang mga pamilyang tumakas sa kanilang mga tahanan na malapit sa border ng Gaza. Libo-libo sa mga nakatakas ay namatayan o nawawala ang mga kamag-anak ayon kay Rabbi Naftali Schiff na founder ng isang charity. Samantala, inilahad din ni Melanie Ward, Chief Executive ng MAP Organization, na patuloy na nakakaloob sila ng healthcare assistance sa mga Palestinong nakatira hindi lamang sa Palestinian territory, kundi maging sa mga refugee camp sa Lebanon at Jordan. Sa kasalukuyan, umabot na sa 1.3 million pounds o 89.5 million pesos ang halaga ng medical supplies ang naipadala. Kabilang din dito ang mattresses, kumot, hygiene kits para sa mga nawala ng tahanan sa Gaza. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng protesta bilang suporta sa Palestina ang libu-libong Muslims sa iba't ibang bahagi ng mundo. Patuloy na opensiba ng Israel, kinundenan ng grupo. Mula sa Grand Prairie, may umaatikabong balita si Jeffy Reyes live. Magandang hapon, Jeffy. Ano-anong mga bansa ang nagsagawa ng kilos protesta? Yes, magandang araw, Queenie. Nagtipon at nagkaisa ang libu-libong pro-Palestinian protesters mula sa Middle East at ilang bahagi ng Asia,
Europa at Estados Unidos bilang pagpapakita ng masidhing suporta sa Palestina at pagkondena naman sa matinding pag-atake ng Israel kontra Hamas Group. Nagdulot ng galit sa mga bansang Arab at Muslim ang paghiganti ng Israel sa Hamas. Libo-libong mga Muslim ang nagtipon sa labas ng mga moske habang umaawit. Sa Al-Aqsa Mosque sa lumang lungsod ng Jerusalem, nasa 5,000 mananamba lamang ang pinahintulutang makapasok sa loob upang limitahan ang potensyal na banta ng karahasan. Sa pangkaraniwang Biyernes, pumigit kumulang na nasa 50,000 ang nagsagawa ng pananalangin. Kabilang rin sa nagsagawa ng rally ang nasa 15,000 na Malaysian maging nasa Indonesia, Sri Lanka at Bangladesh. Nagwagayway naman ng watawat ng Palestina ang mga nasa Europe kabilang ang nasa Rome, Denmark at Berlin kung saan ilan sa mga demonstrador ay inaresto ng pulis. Inuligsa rin ng mga New York protesters ang prime ministers ng Israel at hiniling ng mga ito na lubusang palayain ang Palestina. Queenie, ilan sa mga protesters ay sumisigaw at nagpapahayag na handa silang pumatay at mamatay upang ipagtanggol ang Palestina. Balik sa iyo, Queenie. Salamat, Jeffrey. Mayroon bang bansa na nag-ban sa pag-rally sa gera ng Israel at Palestina? Queenie, ang mga bansang nag-ban sa paglulunsad ng pro-Palestinian demonstrations ay ang bansang Germany at France at ilan pang mga bansa sa Western countries. At tinaasan din ang security forces sa synagogue at Jewish school dahil sa pangambang magdala nga ng kaguluhan ang mga protesters. Queenie? Salamat, Jeffrey Reyes, mula sa Grand Prairie, Canada. 7,000 sundalo ang imo-mobilize sa France matapos masawi ang isang guro dahil sa pagsaksak ng dati nitong estudyante. Ang insidente ay pinaghihinalaang may kaugnayan sa Islamic radicalization. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Sheila Reyes. Live! Hello, Sheila. Ano ang update sa school kung saan nangyari itong pananaksak sa isang teacher at ano ang nagbunsod ng nagbunsod sa gobyerno ng France para patupad itong hakbang na ito sa ganitong karaming sundalo, Sheila? Noel, kanselado pa rin ang mga klase ngunit nag-reopen ang Gambetta Carnot School sa Northern City ng Eras noong Sabado ng umaga upang mag-reconnect at makahanap ng suporta ang mga parents at students matapos ang pag-atake sa guro. Pinaigti ng gobyerno ng France ang National Threat Alert dahil ang insidente ay nangyari alinsabi ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Iniutos ng French President Emmanuel Macron ang pagde-deploy ng 7,000 soldiers upang mapaigting ang seguridad sa paligid ng bansa, partikular sa mga pampublikong lugar at maisagawa ang iba pang security measures. Iniimbestigahan ngayon ng mga counter-terrorism authorities ang pananaksak at ang suspect kasama ng iba pa ay nasa kustodiyan na nila ngayon ayon sa mga prosecutor. Ang suspect ay isinailalim kamakailan lamang sa surveillance ng intelligence services dahil sa radicalization. Di pa klaro ang motibo ng attacker na ayon sa mga reports ay tumatanggi makipag-usap sa mga investigador. Balik sa iyo, Noel. Oh, Sheila, bukod ba dun sa suspect, sino-sino pa yung mga na-detain bukod sa kanya? Noel, ayon sa French intelligence, may 12 pa ang iba na na-detain malapit sa mga schools at places of worship simula noong pag-atake ng Hamas sa Israel. Ang iba dito, anila, ay mga armado at preparado ng umaksyon, kaya pinaigting ang seguridad sa daang-daang Jewish site sa bansa ngayong linggo. Noel?
Oh, Sheila, sana nga hindi naman lumala itong mga nagiging nangyayaring kaguluhan na ito, no? Kagaya nga diyan sa bahagi ng France na 'yan. Sige, maraming salamat sa iyong update, Sheila Reyes, mula sa Toronto, Canada, na pinagkalooban ng France ng 100 hectares na lupain na kinatatayuan ngayon ng Canadian National VIMI Memorial na nagsisilbing tribune sa mga Canadians na lumaban sa First World War. Tumaas ang bilang ng mga migrante na nasasawi dahil sa init sa disyerto ng Estados Unidos. Triple na ang bilang na ito kumpara sa nakaraang taon ayon sa mga otoridad. Ito ang umaatikabong balita ni Carmela Marinda. Nasa 60 tao na ang bilang ng nasawi sa nakalipas na 12 buwan ayon sa U.S. and Customs and Borders Protection o CBP. Ito ay dahil sa tumitinding init sa El Paso sector mula Chihuahuan Desert patungong New Mexico at ilang parte ng Texas. May haba itong 268 miles o 431 kilometers sa gilid ng border. Ayon sa mga migrant advocates at academics, ang mga pulisiyang nagbabawal sa pagtawid sa bakod at mga checkpoint ang nagtutulak sa mga migrante na tumahak sa mas delikadong mga ruta. Kabilang sa mga rutang ito ang mahabang disyerto na dahilan ng matinding uhaw at pagod. Dahil sa taas ng bilang ng mga nasawi noong 2022, tinaguri ang world's deadliest land migration route ang US-Mexico border. Maaari din silang iwan ng mga human traffickers na walang tubig o di kaya'y siksikan sa mga trailer na sinasakyan nito. Ang iba naman ay nasasagasaan ng kotse o di kaya'y nalulunod. Inaasahang mas titindi ang init ng panahon dahil sa climate change. Ibig sabihin nito, magiging mas delikado ang daan na tatahakin ng mga migrante. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang misteryo umano ang biglaang matinding pag-init sa mundo ayon sa obserbasyon sa isang pagsusuri. Samantala, nagbabago ang panlasa ng pagkain kasabay ng global warming ayon sa pag-aaral. Ito ang umaatikabong balita ni Abby Valdez. Naitala nitong Setyembre ang pinakamainit na temperatura sa mundo at pinaka-atypical na mainit na buwan sa halos 2 siglo ayon sa pagsusuring inilabas sa National Oceanic and Atmospheric Administration noong Biyernes. Wala namang agad na maiturong dahilan ng mga siyentipiko sa ganitong kakaibang pangyayari. Subalit maraming theories na lumalabas kagaya ng human-caused global warming, El Nino at volcanic activity. Ayon pa rin sa mga siyentipiko, maaaring nakararanas ang mundo ng mabilis sa takbo ng global warming. Kaya naman ang lahat na nangyayari sa mundo na epekto ng climate change ay maaaring mas lumala pa sa mga susunod na panahon. Samantala, kasabay din ng pagbabago ng panahon dulot ng climate change, nagbabago ang lasa ng kape. Mawawala ang texture at lasa ng carrot at ang kale ay maaaring maging mas mapait ayon sa pag-aaral sa pagsasaka sa Estonia. Makararanas ang agricultural system sa Northern Europe ng pagtaas ng temperatura kahit sa taglamig kaya projected ang extreme weather events tulad ng heat wave, malakas sa pag-ulan, winter storms at tagtuyot na magpatuloy. Kaya naman gumagawa ng bagong greenhouse ang Center of Estonian Rural Research and Knowledge kung saan masusubok ng mga mananaliksik ang mga pananim para sa inaasahang tagtuyot dahil umano mahalaga ang efficiency sa mga mabilis na pagbabago. Subalit ang lasa ng mga ito ay mababago upang makagawa ng mga pananim na makakalaban sa iba't ibang uri ng peste at sakit. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na idinaos ang National Conference ng Filipino
ng Filipino Communities Council of Australia nitong Sabado sa Australian Capital Territory. Nagkaisa sa nasabing talakayan ang mga leader ng council mula sa iba't ibang estado. Ito ang umatikong balita ni Azel Kaisir. The Philippine Embassy is one in the government of Australia in recognizing the important role of the Filipino community in enriching multiculturalism and diversity in this country. Ginanap ang 16th National Conference ng Filipino Communities Council of Australia o PhilCA sa University of Canberra, Sabado. Dito nagkaisa ang mga leader at miyembro ng PhilCA na talakayin ang iba't ibang usaping na may kinalaman sa Filipino welfare at ang patuloy na pagsulong ng pagkakaisa ng Filipino community sa bansa. Sinasabing conference na may temang Lead and Prosper, Share and Care, Communities Collaborating to Succeed, tinalakay ang mga isyu at karanasan na makapagpapaigting pa sa relasyon ng Pilipinas at Australia at magtataguyod ng Pinoy welfare. The conference is just sensational. I never expected the professionalism of all your speakers. Sa pahayag ni Carmen Garcia, immediate past president ng PhilCA at kasalukuyang Philippine Consul sa South Australia, mahalaga ang kontribusyon ng mga Filipino community organizations sa mga kababayan dito sa Australia maging sa Pilipinas. Filipino community organizations here in Australia, well, they have such a pivotal role to play in welcoming Filipino international students and Filipino overseas workers. Understanding the importance of that cultural connection on arrival makes us feel at home. You know, it's such an exciting time with the Australian government and the Philippine government signing a strategic partnership. What this means is Filipino community organizations here in Australia still have a crucial role to play. We have to tell and sell the success story of the Philippines. A strong economy will bring prosperity to all Filipinos and kababayan back home. Ibinahagi naman ni Brother Elvin Francisco, representative ng Members Church of God International o MCGI, ang mga activities ng MCGI sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon upang makatulong sa Filipino community sa bansa. Ang Members Church of God International dito sa Dako ng Australia at alinsunod sa mga natutunang aral sa Banal na Kasulatan sa patungkol sa pagtulong sa ating kapwa ay nagsasagawa po ng mga community services sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga kapwa Pilipino. Kagaya po nitong nakaraang second quarter ng taong ito ay nagkaroon po tayo ng tinatawag naming Grand Fiesta ng Diyos kung saan po meron tayong mga free services kagaya po ng free dental checkup sa mga kababayan po natin na walang health insurance. At nagkaroon din po tayo ng free store kung saan meron po tayong mga pinamimigay na groceries. Alam naman po natin na dito rin sa Australia ay apektado rin ang pagtaas ng bilihin. At meron din po tayong free visa consultation sa mga estudyante po, especially na namumblema po sa kanilang visa status. At meron din po tayong blood donation na ginagawa po dito sa dakong ito. At kung ano-ano pa po. At ito pong mga services na ito ay hindi lang po exclusive sa makaanib sa Iglesia ng Diyos o sa Church of God International, kundi lalong-lalo na din sa mga kababayan natin na masasabi nating na displaced or hirap sa buhay dito po sa Dako ng Australia. That the members should have the same care one for another. Samantala, ipinaabot naman ni Cecilia Flores, Pangulo ng PhilCA, ang pasasalamat sa mga PhilCOM organizations and leaders na katuwang sa pagtataguyod ng Pinoy welfare and culture. I want to express my deep gratitude to each one of you for being a part of this remarkable community and for your unwavering dedication to the Filipino Communities Council of Australia. Dahil sa maayos at matibay na bilateral relations ng Pilipinas at Australia, patuloy na dumarami ang bilang ng mga kababayan natin na nagtutungo sa Australia. Dahil dito, inaasahan ang tuloy-tuloy na paglago ng kulturang Pilipino at ang pakikipagkaisa ng bawat Filipino community sa bansa. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tutungo ang ilang Filipino food trucks sa Philippine Embassy sa Washington, D.C., USA.
para sa selebrasyon ng Filipino-American History Month. Nagbabala naman ang Philippine Consulate sa Los Angeles, USA, hinggil sa fraudulent organizations. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. Iniimbitahan ang ating mga kabayan sa Washington, D.C. area na suportahan ang mga food trucks na pupunta sa embahada. Maaaring makita ang Kamen 46 food trucks sa October 17, alas 11 hanggang alas 3 ng hapon at ang Namit Filipino Barbecue Food Truck naman sa October 19, alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Embassy Annex. Ito ay bilang pagunita sa pagdiriwang ng Filipino-American History Month. Pinapayuhan naman ang mga kababayan nating magtutungo sa Philippine Embassy sa Belgium na magsuot ng mask dahil sa isinasagawang renovation at paglilinis na tatagal hanggang November 24, 2023. Humihingi naman ang pamanhin ang embahada sa pansamantalang abala nito. Magsasagawa ng consular outreach missions sa Winnipeg, Canada mula 4 to 5 sa Holiday Inn Winnipeg Airport. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang consular services gaya ng civil registry at dual citizenship, notarial services at ang passport services. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Toronto sa facebook.com/phintoronto. Samantala, nagbabala naman ang Philippine Consulate sa Los Angeles, USA, hinggil sa fraudulent organizations na nagsusolicit ng procurement bids kahit sila ay hindi legally organized entities. Ang fraudulent organizations na ito ay ang Philippine Procurement and National Development Board or PPNDB at ang Cruz de Wata Global Agency or CDGA. Ang official website ng Philippine Electronic Procurement Portal ay notices.philjeps.gov.ph. At yan mo na ang latest, mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming kinahahalagahan. Kasama sa mga naging bida sa naganap na 2023 Comic Convention sa New York, ang angking galing at talento ng mga Filipino artists sa larangan ng entertainment industry. Ibinahagi rin ng ating kababayan ang kanyang nalikhang comics na may touch of Filipino culture. Ito ang umatikabong balita ni Jihan Tamasunas. Kabilang sa highlight sa naganap na 2023 Comic Con sa Jacob Javits Convention Center sa New York City, USA, ang iba't ibang mga artists na nagpakita ng kanilang obra sa kapwa comic enthusiast. Kabilang na dito ang ilan nating mga kababayan na may taglay na galing sa naturang industriya. Kasama dito si Mark Teodosio, isang self-published Filipino comic book creator at music artist dito sa US na itinayo ang The City Needs You Publishing. Siya ang writer at creator ng The Realist Bayani comic series, kwento ng isang Filipino street hero na taglay ang isang true warrior spirit. The Realist Bayani is based on, it's actually a tribute to my cousin who passed away. Rest in peace, Marlon Ramos. But The Realist Bayani finds his origins connecting to the bloodline of Lapu-Lapu, the first Bayani, the champion of the Battle of Mactan. Ikinwento rin ni Mark ang dahilan ng paglikha niya ng comic na ito. Part of my mission was to bring the pre-colonial history of the Philippines as well as the word Bayani to mainstream media using the medium of comic books. I started creating it because my cousin passed away and it was a way of me resurrecting his spirit through a literary form. So it was beautiful because he has a son that's in the Philippines and I wanted him to remember his father as the Realist Bayani. Si Mark ay mula sa Western Visayas sa probinsya ng Aklan at bata pa lang siya ay sinabi nitong mahilig na itong mag-drawing ng mga comic. Kwento nito, humarap din siya sa ilang mga pagsubok noong nagsisimula pa lamang siya sa industriya. When you start off making comic books, you're not aware of, you know, how to pick artists. Just because a person draws doesn't mean that they have the ability to create sequential pages or be able to panel art. That was part of the struggles.
And then, you know, like finding another artist, finding an artist who can stay committed through the whole series was one of my obstacles. So I'll have different artists in issue 1, 2, 3, you know, 4, you know. So I learned how to find artists that could commit to the projects that I was creating. Gayunpaman, nagpatuloy itong gawin ang kanyang passion at sinabi nitong isa sa kanyang goal ay makatulong sa ibang mga Filipino-American at maging sa ibang lahi na makilala sa istorya at kultura ng Pilipino. Matatagpuan si Mark at ang iba pang kanyang mga gawa sa kanyang Instagram page sa bayani.nyc at The City Needs You. Kasama rin sa convention event si Francis Manapul, isang Filipino-Canadian writer at artist na naging kilala sa kanyang mga gawa sa DC Comics, kabilang na ang pagiging artist ng isang Flash series. Sa pagkakataon na ito ay inaasahang lilikha ito ng bagong mga istorya sa ilalim ng kanyang bagong kumpanyang comic company na Ghost Machine, kasamang iba pang mga artists. Books, and on top of that, what makes our company different is that for the most part, when you work for corporate companies, you don't own the characters. So then naturally most artists leave to do books that they create and they own. But this one is a bit of both, because we own the stuff that we create, but we also own the company. So together we own this company and we own the properties. Mayroon namang itong payo para sa ibang mga aspiring Filipino comic artists. If you're one of the 1% or 2% who has the ability to tolerate pain and tolerate the struggle, then a lot of times success comes from being the last person standing, right? Not coming in and standing a little bit and then leaving. So if you have the ability to stay in the spot and keep doing the work, I think it's just going to be a matter of what is your measurement of success. Jihan Tamasunas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Oh, ito na, Noel, ang di natin makakalimutan ang pinakaabangan natin lahat. Pwede bang bumati? Pwedeng-pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po! Ako po si Lori Moreno and siya naman si Jake Moreno. Dito po kami sa Edmonton, Alberta, Canada. Hi sa mga friends namin dyan sa Pilipinas. Matagal-tagal na rin kami din nakaka-uwi, a year or two. Sa mga relatives namin sa Bulacan, sa Pampanga, sa Quezon City, lalo na sa Moreno family, kina nanay, tatay, kina Beg, Chichay, kay Tito Joby, hi sa inyong lahat. Ayan, so okay naman kami dito sa Canada kahit medyo malamig na. And hope lahat kayo dyan okay naman. So, hi sa inyong lahat! Ayan, tama, malamig na talaga. At dito naman, hello sa gusto ko nang batiin agad ng happy 33rd anniversary sa Kaaido Karate Do Ryu International, at especially dun sa mga estudyante diyan sa Macau chapter. Hello po sa inyo, at ganoon din happy birthday in advance kay Tito Antolin Moronia, at welcome to Canada sa aking Ate Wilma at kay Tita Eden Moronia. Ganon din, hello, shout out kay Chanel and Maribel Canal is dito sa Calgary. Ganon din kay sa aking pinsan si Melody Moronia, kay Brad Kenneth Tobias, hello kay Brad Junicio Cornista, Brad Reggie Avila, and ganon din kay Marlon Tapispisan, kay Daniel and Esme Cabradilla, kay Nanay Nieva Shaya, kay Nanay Fe Orendain, Madeline Abong Garcia, Aileen and Jess Torres, Bebot and Hernan Galicia, kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco, kay Grazil Lumabong, sa aking mahal na asawang si Rowena, at kay Juan and Joanne. At sa lahat po syempre ng lahat ng tagisubaybay natin sa UNTV, mga programa natin araw-araw na mga nakasubaybay, Queenie. Yan, talagang handa-handa ang iyong pagbati ngayon, Noel. Siyempre ako rin, greetings na rin naman. Binabati natin ang happy birthday si Brad Simeon at ang ating kapatid na si Brad Patrick. Samahan nawa po kayo ng Diyos para ati. Binabati ko rin ang aking mga mahal sa buhay dyan sa Pilipinas. Hello po Ate Joanne, Tess, at
mga pinsan ko dyan sa Antipolo, gayon din ang ating mga kapatid dito sa Chicago. Binabati ko sa kayo ng 19th anniversary ng inyong lokal, ng ating lokal, siyempre. At yan ang aking mga pagbati, Noel, mga kasangbahay. Kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa mga official social media accounts. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin ito at ang iba pa ating at iba pa ang mga news program ng UNTV pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 1, verse 23. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Lunes, October 16, 2023. Susunod na ang programang Ataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa Chicago, USA, ako po si Queenie Rivera. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350. Mula naman sa Lake Louise, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.